Wala nang hadlang sa pagpapauwi kay dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Ayon po yan sa Department of Justice. Naroon na sa Timor-Leste ang hepe ng NBI at kanyang mga tauhan habang hinihintay ang pagbabalik bansa ng dating mambabatas. Saksi, si John Consulta. Nakataas ang kamay, nakaputing t-shirt, dark shorts at cap habang napapaligiran ng mga pulis sa Timor-Leste si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Kuha yan kahapon ng arestuin si Teves na itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa noong March 2023. Mapayapa namang sumama si Teves sa arresting team. Isinakay siya sa nakaantabay na pickup bago tuluyang umalis sa golf range kasama ang dalawang sasakyan na may armadong backup. Ito po ay produkto, ay resulta ng matagal na pagka-coordinate natin at pagkipagtrabaho natin sa ating counterparts dito. At tulad ng kanilang commitment na pagdating natin ay arrestuhin, 2 hours after we landed in Delhi, Timor, ay inaresto na po ito si Congressman Teves at under detention na po sa kanila ngayon. Ayon kay NBI Director Medardo De Lemos na nasa Timor-Leste ngayon kasama ang 6-man team ng NBI, kahit arestado na si Teves ay may hamon pa rin silang hinaharap sa Timor-Leste. Kahapon pa ay medyo nahirapan kami at ayaw pumayag ng mga local authorities dito at ito ang proseso nila. Pero kami ay nagpupumili na kinakailangan may proof of life na siya nga ay nahuli nila at binibigyan ng special treatment dito sa Timor-Leste. Sa huli ay nakunan din ng litrato ang dating mambabatas habang nakapiit sa kulungan na bantay sarado ng mga tauhan ng Timor-Leste Police. Mananatili raw dito si Teves habang gumugulong ang kanyang pagpapauwi. Kadalasang inaabot ng 40 days ang proseso daw ng deportation sa Timor-Leste. Pero maasang NBI at Department of Justice na mas mapapabilis ang pagbabalik Pilipinas ng dating kongresista. Nakaharap din ng NBI si Timor-Leste President Jose Ramos Horta para personal na magpasalamat. Pinuri rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtutulungan ng law enforcement agency sa Pilipinas at ng mga institusyon sa labas ng bansa. Gagawin daw lahat para pabalikin si Teves sa Pilipinas. March 4, 2023, nang walang habas, namamaril ang mga armadong lalaki sa gitna ng pamimigay ng ayuda sa compound ng mga Degamo sa Pamplona Negros Oriental. Patay si Degamo at 8 iba pa, kabilang ang 2 opisyal ng barangay. Isa pang biktima ang kalaunay na sawi sa ospital. Ilan sa mga narestong suspect ang nagturo sa isang Kong Teves na nagutos umano ng pagpatay. Bago yan, mariing itinanggi ni Noy Congressman Arnie Teves na may kinalaman siya sa pagpatay. Dati na magkakatunggali sa politika si Degamo at Teves. Anong motibo kung ngayon gagawin? Di ba? Kung mawala ang gobernador, ang uupo naman ang vice gobernador. Arnie Teves, Arnulfo Alipit Teves. Basta man. Siya bumibili ng mga barel. Yung lugar kung nagtataguan, bumibili ng sasakyan. Pinifinansya lahat. March 22, nang suspendin si Teves bilang kongresista dahil sa hindi pagbalik sa kongreso kahit paso na ang kanyang travel clearance. Agosto, nang ma-expel siya sa kongreso. Idineklara rin siyang terorista ng Anti-Terrorism Council. Pebrero 2024, nang ilagay si Teves sa red notice ng Interpol. Ayon sa Department of Justice, wala nang hadlang sa pagpapauwi kay Teves. We will have to see kung ano yung pinaka-feasible, pinaka-mabilis at pinaka-ligtas na paraan. It's like a dream. We have been praying and waiting for so long. And finally, the long wait is over. Natutuwa kaming lahat sa mga nangyayari. Akala ko baka malabo. Sa awa ng Diyos at we have people in the government who have always been true to their oath. It's a risky thing when you run after a criminal like Arnie. Ayon naman kay Attorney Ferdinand Tepasio na abogado ni Teves, nakausap na niya ang kanyang kliyente matapos itong maaresto. Hindi raw porket naaresto si Teves ay guilty na ito. Hindi rin daw ito dahil may nilabag na batas sa Timor-Leste ang kanyang kliyente, kundi dahil sa anyay mga mekanismo ng sistema ng Interpol. Ani Tepasio, hihintayin na lang nila na magising ang DOJ, lalo't ang mga kaso laban kay Teves, guguho raw dahil sa umano'y mga kasinungalingan at gawa-gawang parata. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.com.
Ayon.tv.